morning sa lahat ng Ultimate Eagle International Leaders. Today is January 10, 2021. Happy New Year sa inyong lahat. This is RTD. It's my first time mag-vlog tayo. So yung topic natin ngayon ay ano ang difference, ano yung pagkakaiba ng isang professional network marketer versus the heavy hitter. Ang professional network marketer, sila yung mga leader na naka-focus sa proseso. So ang approach nila ay process-oriented approach. While yung heavy hitter ay focus nila ay more on results. So ang tawag sa kanila ay results-oriented leaders, okay? So when it comes to mga production or pay-ins, volume-volume yung pay-ins itong mga heavy hitter. Kaya lang, na nagiging problema, hindi na nila nakikihitter, hindi na nila nakakani yung mga napapajoin nila. Pag nag-join, bigla na lang iiwan nila. While sa pagiging professional network marketer, kailangan lahat ng nag-join sa ilalim mo, kailangan i-guide mo siya. Turuan mo paano gawin yung business. I-orient mo siya ano yung nature ng business na pinasukan niya. Then, hindi lang sa una, kailangan hanggang sa matuto siya, hanggang sa kumita siya. Ganun yung pag-aalaga ng isang leader, okay? Kaya dito, ang ginawa natin sa UAI system, meron tayong tinayong academy, na ang tawag natin yan ay UAI Elite. Yan yung pinaka-machinery ng UAI. Kapag pumasok ka dyan, nag-enroll ka dyan, matik yun. Pag lumabas ka dyan, refine ka na. Sabihin, talagang leader na, leader ka na, okay? Yan, tinuturo din natin yung top 5 essentials to success. Lahat, leadership, tinuturoan natin sila. Ang isang UAI Elite graduate, kapag graduate yan, after graduation, the following month, mag-hit yan ng mga rankings kasi may mga rankings yan. So, yung first month, kailangan mag-hit ka ng 1 star. Pag sinabing 1 star, kailangan yung accumulated income mo sa loob ng 1 month, kailangan lumagpas siya or at least man lang mabot sa 10,000 pesos. So after nyan, so the following month, mag-hit ka ulit ng next higher ranking. So mag-hit ka ng 2 star. Ang 2 star naman, ang income niyan ay 20,000. What if? What if? Upon graduation, kumita ka agad ako ng na-hit ko yung 120,000. So kung titignan mo, ano yung rankings niya? So kung 120,000 divided by 10,000, that is 12 star. Sa UAI, walang ganun. Kailangan pagdaanan mo muna yung 1 star kahit sobrang laki nung kinita mo nung una mong pag-hit. Bakit? Kasi nakaproseso tayo. Hindi pwede dito, hindi natin inaalaw yung mga hilaw na leaders na sa una lang bumulusok yung income. Pero after 2 months, 3 months, nagda-dive, bumabagsak yung income. Kasi hindi naman nakasistema yung ginawa nila. Puro lang pa-pay-ins. Okay? So yun, usually, ang mga ginagawa talaga ng mga heavy hitter, puro lang pa-pay-ins. Pag nag-pay-in, nawala na. Malaki nga income nila sa una, pero hindi sila stable. Hindi stable yung income. Anytime, pwede mag-collapse. Okay, ano pa yung pagkakaiba nila? Ang isang professional network marketer ay sila yung mga teacher type. Mahilig sila magturo, mahilig sila mag-train ng mga leaders nila. Lahat ng nalalaman nila sa paano mag-network, sa pag-online, tinuturo kagad nila sa ilalim. Yung leadership na skills, tinuturo nila yan. While sa pagiging heavy hitter, ang tingin nila sa mga downlines nila, sa mga leaders nila ay parang numero lang. Wala silang, parang
parang hindi niya tinitreat as tao na merong emosyon. Kasi dito, kailangan itreat natin yung mga leaders natin, yung mga downlines natin as an extension of our family. Hindi lang sila business partners. Dapat itrato natin sila as extension ng family natin. Okay? So next, anong pagkakaiba pa ng dalawa? Ito mga heavy hitter, mahilig sa mga baliw-baliwan lang. Tamad to mag-train ng mga downlines. Ito naman professional network marketers, ito yung mga masisipag. Laging nag-i-innovate ng mga trainings, laging nilang pinapaganda para mas mapadali lalo yung pagkuha ng mga goals ng mga leaders nila. Ngayon, since nalaman nyo na yung pagkakaiba, tuturo ko na rin yung ano ba itong process oriented? Paano ba natin ito ina-apply? Paano ito kinocombine sa Kaizen? Ano ba yung Kaizen? Ang Kaizen, yan yung kailangan nag-i-improve ka araw-araw. So, merong tinatawag na daily improvement. So, sa UI, yun ang ginagawa natin. Kailangan araw-araw may nag-i-improve sa atin. Hindi pa pwedeng stagnant lang tayo. Kailangan araw-araw. Yan yung natutunan ko sa boss kong hapon. Kasi for 8 years na trabaho ko sa Japanese na hapon. Ang profession ko dati, structural engineer ako. Every time na magsasubmit kami ng structural reports, kahit last day na ng part submission, pag may time pa, yung hapon, boss kong hapon, gusto niya, kailangan may ma-improve pa din, kahit part submission na siya. Ganun sila kaano sa Kaizen. So, ganun din ginagawa natin sa UI, kailangan lagi tayo nag-i-improve, kaya nga meron tayong pag-i-hit ng rankings monthly, kailangan nag-i-improve yung rankings mo hanggang sa ma-reach mo yung highest rank na tinatawag nating double platinum, which is pag double platinum, ano yan, mga dapat hindi ka nababa ng 1 million a month the income. Okay, so kilala niyo ba si Bruce Lee? Si Bruce Lee, nung nabubuhay pa siya, kaya niya mag-push up ng 2,000 push ups. Hirap po siya. Kaya niyang gawin yun. So, paano man natin gagawin yun? So, kapag ka results-oriented thinking ka, ang gagawin mo ka agad, 2,000 push-ups. Tanong, madali ba or mahirap siyang gawin? Isang bagsakan, 2,000 na push-ups, di ba napakahirap? Sa process-oriented approach, hindi natin gagawin yun. Kailangan gagawin natin siyang madali lang, pero it takes time, hindi bigla-bigla na makukuha agad natin. So ang gagawin natin, kunyari kaya natin ng mag-push up ngayon ng 20 push up, kaya ba natin dagdagan ng isa lang kinabukasan? Di ba kaya naman? Ang isang dagdag na push up, mahirap pa or madali? Di ba madali lang siya? Dagdagan natin ng isang push up. The following day, dagdagan ulit. Hanggang mabot ng 23, sunod na araw 24, sunod na araw 25, sunod na araw 26. Hanggang in one year, pagka consistent ka lang, hindi ka nagki-quit, tuloy-tuloy ka lang sa pag-i-improve. In one year, more than 300 plus push-ups. So in 3 years, kapag tuloy-tuloy mo lang ginagawa ito, malamang aabot ka rin sa 2,000 push-ups para ka ng si Bruce Lee. So, convert natin siya sa network marketing. Paano natin i-convert? Yung natutunan natin. Let's say araw-araw ang kayang i-OPP ang kayang i-presenta ng marketing plan ng grupo mo ay 100 na marketing plans. Araw-araw yung buong grupo mo na kayang gawin. Dagdagan mo ng paisa-isa araw-araw, in one year ang kaya niya na araw-araw ay mga 400 plus marketing plans, presentations araw-araw. Tuloy-tuloy mo lang, araw-araw ka lang nag-improve, baka in 3 years mabuti na ng 2,000 presentations, individual presentations per day, diba? Grabe, ano? Pag mas marami kang presentations, marketing plan presentations, dadami ng dadami yung chances mo na mas maraming mag-join sa ilalim mo. So ganun lang kasimple yan. So ang focus natin sa process, hindi natin focus dun sa results. Kumbaga sa larong basketball, ang focus natin sa laro, hindi tayo nakafocus sa score.
Okay? So, hindi tayo nakafocus sa income. Ang focus natin, pagpapalaki, pagpapalago ng buong network natin. Yung empire natin, magbibuild tayo ng empire. Okay? So, yun lang po. Ayoko nang kahabaan yung topic na yan. At least man lang, may natutunan kayo dito. Hope may natutunan kayo na someday ma-apply niyo to, na laging tandaan, mahina ka man, hindi ka kagalingan, pagka ginawa mo itong process oriented approach, siguradong makukuha mo rin in due time. Huwag ka lang mag-quit, makukuha mo yung goals mo, lahat ng pangarap mo makukuha mo. So yun lang, this is RTD, good morning at magkagabi na, malapit na ako sa bahay. Thank you for listening. Bye-bye.